Mamaya na natin pag-usapan ito, ha? Pero ate, totoo ang sinasabi ko. Alam nila kung saan si Fatima. I'm sorry, ma'am. Pero kitang-kitang ebidensya na may diperensya ang pag-isip ng iyong kapatid. Kailangan siyang dalhin sa hospital. Hindi. Hindi baliw ang kapatid ko. Totoo ang sinasabi ko. Hindi ako baliw. Ako ang asawa, kaya ako ang magdedesisyon. Kung ano makakabuti para kay Lourdes. Doc, ischedule nyo na kung kailan nyo siya kukunin at ihahatid sa hospital. Martin, huwag mong gawin ito. Pawak sa asawa mo. Mas maalaga namin siya sa hospital. Totoo ang sinasabi ko. Yun ang sinabi ng mga tagan-ibol sa akin. Buhay ang anak ko. Maraming buhay salamat, si Fatima. Lourdes, tama na. Tama na. Tama na. Buhay ang anak ko. Buhay si Fatima. Buhay si Fatima. Buhay si Fatima. Buhay si Fatima. Kasalanan niyo yan eh. Sabi ko nang huwag natin sasabihin kay Lourdes ang tungkol kay Imang. Yan tuloy, mas lumala pa yung problema. Oo nga. Ngayon tuloy dahil sa atin, pati si Lourdes mapapasok pa sa mental hospital. Eh paano? Naawa ako sa kanya. Nakita kong naghihirap na ang kanyang kalooban. But kaibigan, mas maghihirap ang kalooban niya ngayon, you know? Dapat talaga nakikinig tayo sa mga madre. Mas sila ang nakakaalam, no? Nangyari na ang nangyari. Ano na ang gagawin natin ngayon? Hay nako, huwag na muna tayong kumilos. Lalong gumugulo ang lahat kapag nakikialam tayo. Oh, ano ginagawa mo dito? Bakit? Kailan pa naging bawal pumunta sa simbahan? Sino siya dyan mo? Yung mga madre! Oh. Si Sister Cecilia nandyan. Gusto mo tawagin ko? Nanay, okay na. Ang totoo lang, si Padre Agaton ang pinunta ko dito. Pwede ko rin siya tawagin. Hindi, huwag na. Baka busy siya. Alis na lang ako. Bakit ba? Si Imang ba hinahanap mo? Si Imang? Namimiss mo ba siya? Alam mo, porkit nandito ako, iniisip mo agad na si Imang pinupuntahan ko, no? Palagi na lang. Bakit ba? Nakabawas ba ng pagkalalaki mo ang pag-amin na may pagtingin ka kay Imang? Hindi. Dahil wala akong pagtingin kay Imang. Ganon kadali. Well, bahala ka kung ano gusto mo sabihin sa sarili mo. Pero alam ko, nagsisisi ka sa ginawa mo kay Imang. Dahil lihim ang pagtingin mo sa kubang nilalait-lait mo. Si Lourdes! Makukulong na siya sa mental hospital! Wala na ang kanong asawa ni Lucia. Malapit na rin mawala si Lourdes. Matutupad na ang pangarap ko. Pangarap? Uy! At yun, Edja, may pangarap ka pa, ha? Ano yun? Ang mapa sa akin si Lucia, ano ka ba? Ay! O nga! Okay, tutigo! Go! Go! Pesipiabok, pag nagkataon sa palagay ko, hindi lang yung kano at si Lourdes ang mawawala sa mansyon na to. Sino ba? Kapag naubos ang wala na bukak, malamang pati ikaw mag-disappear sa mansyon na to. Tingin ko lang! Totoo naman eh! Anong gagawin natin, Pesipiabok? Totoo sinasabi ko, totoo yun.